Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, ang aking i-share sa inyo ay about kung paano natin malaman kung ang isang tao ay naka-moved on na. Naka-move on na guys. Maaring hindi natin alam kasi maraming mga bagay na pwede tayong mag-move on. Number one na yung about love. Tapos about sa mga problema at sa iba pang bagay. Pero mostly naman talaga ang pinaka mahirap at mostly problema ng mga ano ngayon, mga new generation, lalo na ang ating mga teens yan, ang about sa love. So ang masishare ko ngayon ay ano. So anyway, bago muna, don't forget to subscribe my channel. Please click the notification bell guys para updated kayo sa aking mga videos lagi. Yan. So ngayon, ang i-share ko sa inyo ay about sa paano natin malaman kung tayo ay naka-moved on na or hindi pa. So guys, ang pag-move on, lalo na in terms of love, ang pag-move on ay hindi mahirap, ay hindi madali. Kumbaga, mas mahirap pa ang pag-move on ay, pero sa, kaya lang sa panahon ngayon, sabi nila, mahirap daw mag-move on pag walang pera kaysa pag-ibig. Yan, yan, tama yan. Kasi nga, mostly ngayon, mga pinaka-basic needs natin ay pera. Yan. Kaya, so, kailangan natin magsikap para meron tayong pera. Para hindi na natin kailangan mag-move on. So, if talking about love, guys, or sa pag-ibig in Tagalog, mahirap talaga mag-move on. Lalo na, pero malalaman natin kung ang tao ay naka-move on, ha? Kung siya ay makita natin may mga ngiti sa kanyang mga makikita natin siya nakangiti, yan. Tapos ang pinaka ano talaga right definition ng pag-move on, ang pinakatama talaga na malaman natin ang isang tao ay nakapag-move on na kung kagaya niyan, ihalimbawa lang natin sa pag-ibig. Yun guys, kung ang isang tao ay kahit mapag-usapan ang about sa nakaraan niya, ay walang problema yun. So, parang wala lang sa kanya. Kasi nga, kung tanggap mo na ang isang bagay, ito kahit pag-usapan yan, ay walang problema sa'yo. Yan. Tapos, kumbaga, kahit maungkat, kahit maalala ang mga nakaraan natin, kahit maalala natin, kahit tanong ng ibang tao about sa past natin, ay walang problema yun. So, it means nakapag-move on na tayo. At isa pa, kung halimbawa yung mga taong nakapanakit sa atin ay siguro, ay kung hindi na tayo galit sa kanila kasi yan ang pinaka ano, ang pinaka masasabi natin na kapag move on tayo kung wala na tayong galit sa taong nanakit sa atin, sa taong nakagalit natin noon, yan. So it means nakapag move on na kayo, parang okay lang, makita mo siya, makausap mo siya kasi nga nakapag move on ka na. Kasi pero kung may galit ka pa rin, halimbawa, galit ka pa din sa taong nakapanakit sa iyo, sa ex mo or what, hindi 'yan guys. Ibig sabihin guys, tapos sabihin mo na kapag move on ka, hindi 'yan, hindi masasabi na move on 'yan kasi nga ang taong nakapag move on ay kasama diyan ang acceptance, pagpapatawad, forgiveness, 'yan. Kasali yan dyan ang forgiveness. Lalong-lalo na, ando na tayo na hindi natin makakalimutan yung mga bagay-bagay na yan. Yung mga masamang nangyari sa atin, yung mga masamang naranasan natin. Hindi natin makakalimutan yan guys. Normal yan, normal na hindi natin makakalimutan. Pero,
pagsabihin natin na nakapag-move on na tayo, pero may galit pa tayo sa taong nanakit sa atin, sa mga taong nagkasala sa atin. Hindi yan, guys. Kahit anong sabi natin na kapag-move on na tayo, ay hindi pa rin yan masasabi na kapag-move on tayo. Kasi nga, yung taong nakapag-move on ay nawawala ang galit. Kahit ano pa kalaki ang galit ng isang taong sa nanakit sa kanila o sa nagkaroon ng kasalanan sa kanila, ay pag nakapag-move on na tayo, ay napapatawad na natin sila. Yan. Tapos, halimbawa din, kung andun pa rin yung galit sa'yo, every time na maalala mong ginawa niya sa'yo, yan, sa pag-iwan niya sa'yo, kagaya niyan, pag still naalala mo pa, tapos may galit ka pa, normal yan, guys, na maalala natin ng mga masamang nangyari sa atin, mga masamang ginawa ng kapwa natin sa atin, pero pag naalala mo, parang alam mo yung maisip mo na wala na yun, ganyan, parang wala na sa isip mo, ganyan, parang okay na lahat. So, it means, yan, ang masasabing nakapag-move on ka na kasi marunong ka na magpatawad, nakapagpatawad ka na sa taong nagkasala sa'yo or nanakit sa'yo. At yung pagsabihin naman na, halimbawa, na sa pag-ibig, ihalimbawa lang natin, guys, ng pag-ibig. Yan, kasi mostly naman, yan naman ang pinakamaraming problema ang na nangyayari ay is about sa pag-ibig, yan. Yan naman mostly. Kaya ang iba kailangan mag-move on dahil dyan. Pero, yung pagka nasaktan ka sa, pag sinasabing about sa pag-ibig, pag nasaktan ka, oo, ando na yung matagal yan siya mawala. Years. It take years na mawala yan. Kasi nga, ano yun siya eh. Kumbaga, masakit talaga yan siya. At, depende ha. Masakit talaga yan sa mga tao kagaya niyan. Asawa mo, o di kaya matagal kayo naging kayo. Ayan, masakit talaga yan. Pero kung mga siguro, mga fling-fling lang, siguro yun, parang wala lang yan. Months, wala na yan. Pero kung kagaya niyan, asawa mo yun, talagang masakit yan. Matagal ka talaga makapag-move on yan. Pero it takes time, years, na makapag-move on tayo dyan. Pero normally lang, minsan pag parang mabigat sa isip natin, mabigat sa dibdib natin, isa lang, guys, ang mapapayo ko sa inyo. Usapin natin si God. Lalo na pag sa problemang medyo masakit, ganyan. Walang makapagpapagaan sa damdamin natin o sa isip natin. Only si, ano lang, guys, si God. Siya lang talaga makakatulong sa atin. Andun na rin yung tipong kaganyan, may friends tayo, pwede natin i-share sa kanila. Pero isa lang talaga ang makapagpagaan ng ating nararamdaman ay si God lang talaga, guys. Kaya pagka nagkaroon tayo ng problema, unang-una ang lalapitan natin ay si God. Sa mga friends naman, pwede tayo mag-share, yan. But we need to choose those na mapagkatiwalaan, yan, maasahan, hindi yung akala mo okay, akala mo lang malalapitan mo, in terms ng problema ka, o masishare mo problema mo, lalo na mga bagay-bagay na medyo need, exclusive or pang kaibigan lang. Guys, mag-ingat rin tayo minsan sa masishare natin, lalo na ang pagka secret na medyo hindi bagay ikwento-kwento, ganyan. Ingat tayo kasi we have a lot of friends, kinds of friends. Merong, maasahan, mabait, yan. Pero meron ng kaibigang okay lang siya pagkaharap ka. Pero pagtalikod mo ay ichichismis ka na niya.
Kaya mag-ingat din tayo, guys. Maraming may mga iba't ibang klase tayong kaibigan, yung maasahan, mapagkatiwalaan, at meron ka o wala man, andyan. Meron namang kaibigan na andyan lang pagka meron ka, pagka wala, bahala ka yun. Pero merong kaibigan, kaya, dalawang klase rin ng kaibigan, merong plastic at merong totoo. Yan. Kaya minsan kailangan natin mag-ingat ng ating mga bagay na pwedeng share. Kung mag-share tayo, piliin natin ang kaibigan na pwedeng maasahan. Yan. Pero walang ibang pwedeng aasahan kundi si God lang talaga, guys. Yung you can trust all. Yan. Makapagpagaan ng ating damdamin si God lang talaga. Back to sinasabing kaibigan, merong kaibigan kasi na pagkaharap ka, okay ka, pagkalikod, wala, sinis-sinis ka na. Pagkatapos niyan, yung pinagkatiwala mo sa kanya ay magulat ka, ay ando na, alam na ng iba, kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabing kaibigan, guys. Pero no other than na mapagkatiwalaan at assurance at makapagpagaan ang ating damdamin ay only si God lang, guys. Kaya walang ibang makakasolve, makakapagpagaan pag-share natin. Only ano lang, si God. Yan. Trust Him. Have a faith on Him. Kaya siya lang talaga makakatulong sa atin. Kaya yan, guys. The key para makapag-move on tayo ay sharing and praying to God. Yan. Yan lang talaga, guys. Siya lang mapapalakas ng loob natin at makakaintindi sa atin at magagay sa atin kung ano talaga ang dapat natin gawin. Yan. Make us strong. Yan. No other than only si God lang po. Yan. Kaya every time may problem tayo, directly talk to God. Kasi siya lang talaga ang makapagpalakas sa atin, makapagpabigay ng strong courage para harapin anumang problema. Yan. Kaya yung sinasabing pag move on na yan, ay sisiw lang yan pag si God ang ating kausap lagi. Kaya dito na lang muna tayo, guys. Sana ay may makukuha kayo sa aking share sa inyo. Yan. Anyway, once again, don't forget to subscribe my channel. Hope Clarice channel, guys. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga isi-share na videos. Maraming salamat! At kita-kits tayo sa next videos ko. God bless and more power to all of us. Lalong-lalo na sa ating channel. Sana ay continue growing. Yan. Thanks so much, guys. Bye!